Happy, happy Monday, everybody. This is Usapang Babae. Ako po si Pelita Peralta. Uy, ang inyong amiga sa programang ito na hatid sa inyo ng A-Trine Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM at syempre sa ating cable link channel 7 ng A-Trine TV. At syempre meron din tayo sa Ustream na mapapanood tayo sa Worldwide. Sana po naging magandang gising natin ngayong Monday. Tayo ay sana may guest ngayon, pero na naiipit lamang sila, no? Siguro sa traffic o meron pa silang ano. Pero sana sila ay makahabol dito. At dahil ng ating isang kaamiga na si Chichi Espiritu Flavier ay hindi makakarating din ngayon. So sana samahan nyo kami, ako, no? Ngayong buong 2 o'clock to 3 o'clock p.m. At ang usapang babae nga ay dito natin na pag-uusapan ang mga issues tungkol sa kababaihan. Dahil alam mo, lahat naman lang issues, kasama tayong mga babae, di ba? I think tayo ay isa sa pinakamarami, no? Sa mga sektor ng lipunang ito. At syempre, ngayon alam naman natin, no, na at this point ay may proclamation tayo ng ating mga nanalo sa eleksyon. At baka maya-maya lamang ay kahit kakaunti ay bibigyan natin kayo ng update tungkol dyan. Oo, at ano ha, maraming salamat sa nagbigay ng topic. Talaga naman interesado rin naman pakinggan yon. Oo, at alam mo ba kung ano yung topic na yon? Nakakatuwa dahil ang topic niya na gusto ay bakit daw ang mga dilema ng mga lalaki ay meron din pala silang dilema katulad ng sa dami-dami nga namang may gusto sa'yo, maraming gusto makapagrelasyon sa'yo, maraming naghahabol sa'yo, pero kung sino pa yung tunay mong mahal ang hindi naman maging sa'yo. Diba? Diba grabing dilema yan? It's just, I guess it's happening, no? At siguro sa mga boys nga, at siguro kahit sa girls na rin, minsan nangyayari yun, ano, na parang sa dami-dami nga namang gusto na may gusto sa'yo, yung mga marami nag-aalok sa'yo ng mga seryosong relasyon, nagpapakita ng pagmamahal, nagpapakita ng mga gustong-gustong-gusto kanila, ginagawa ng lahat para mahalin mo, pero meron kang isang babae, o siguro, lagay na rin natin isang lalaki na yun na talagang gustong-gusto mo, yun ang mahal mo, pero siya ang hindi mo makuha. O, diba? Dilemang malaki talaga yan. Napaka-ano yan. Kaya napakaganda rin na pag-usapan niya, paano nga ba ina-handle ng mga lalaki yan, ano? Paano nila ipinapakita yung pagmamahal nila sa isang babae kahit na ang dating ay hindi naman pwede. My God! At eksakto-eksakto ang dating ng ating mga guests ngayon na eksakto sa topic na nirequest ninyo. Sit down, sit down, sit down! Nakakatuwa itong dalawa. Napaka-desente tingnan. Napaka-desente tingnan. May karugtong, diba? O, kamusta naman kayo? Parang hinihingal-hingal pa, oh. Naghagdanan. Oo, naghagdanan. I just want to let you know sa ating mga listeners. Okay, thank you na sa mga text nyo. No? Pero nandito na po ang ating special guest na Jeremiah Bansila. Pero syempre, ang dalawa talagang haligi niya. Nakasaligi, oh. Sis Mario. Ang haligi niya ay si Peewee at si Proy. Peewee Palintan at Proy Calixon, no? Yes po. Oh, hello! Magandang hapon po sa inyo, no? Sa lahat po nakikinig sa Usapang Babae. Ayan, magandang hapon po sa lahat po ng mga listeners, sa lahat po ng mga nag-stream ng live, and sa lahat po ng mga nakapanood po sa cable. Uy, alam mo, nakakaano kayo, nakaka-intimidate. Bakit po? Ewan ko, may dating kang intimidating. Hindi kayo tipong parang, kasi di ba may ibang band, kasi parang groove eh. Ay, parang may dating kayong kapitapitagat. Seryoso ba kayo talaga? Naku.
Ha? Napakakaharot po namin. Harot ba kayo? Oo, ayan, mga girls, sarot daw sila. Palakakakaharot. Yung mga makukulit kami. Mga oo. O kasi... Nagpapanggap lang na. Ah, panggap lang. Buti naman. Sabi ko sarili ko, pagpasok ko, oh my gosh, how can I handle these two boys? Pero alam mo, kasi nakakatuwa. Kasi totoo, di ba, alam mo, usapang babae, laging impromptu talaga. Yes. Kasi hindi kami nagpe-prepare talaga ng topic ng matagal. Pero this, ano, last week kasi, alam mo, tatlong topics yung sinasuggest nila. And most of them, kailangan ng lalaking resource. Like, one is, paano ba daw yung dilema ng lalaki? Kasi pinuprove ng mga boys na meron din silang dilema. Yes. Yung number one nga daw, yung ang dami-daming babaeng humahabol sa'yo. Nandyan silang lahat nagpapakita ng mga motibo na gusto nilang seryosohin. O baka feeling lang din ng lalaki. Parang ano, marami dyan, pero may mahal sila at yun pang hindi nila makuha. Parang kung sining mahal nila, hindi mapasakan niya. So, it's a dilemma, di ba? Yes, yes. And it's exacto because your songs are medyo ganyan. Yes, yes. Parang babait ng songs nyo, no? Parang siguro kung ang babae, parang siguro masarap magmahal tong mga to. Umpisa natin, no? Masarap ka ba magmahal, Peewee? Hindi ko po alam. Hindi ko makasagot yan. Pero, hindi. Tawagan natin yung mga ano. Paki-confirm po. Sino ba mga naging karelasyon ni Peewee? Paki-confirm lang kung masarap sa magmahal. Hindi, siguro, ano naman, ako naman, I give it my all naman pagka, alam ni Freya, pag nagmahal ako, alam todo niya. Rin. Minsan, dumarating yung point na nasa stage ako na wala ako sa sarili. Nakakalimutan. Ay, naglalakad ka. Naglalakad ka na hindi mo sure yung kaluluwa mo kung nandun ka. Nakakaramdam din kayo, yes, no? Sa alapaap. Ikaw, masarap ka magmahal. Ay, oo naman. Talaga, makukonfirm ng misis mo yan. Wala pa naman, misis. Ay, wala pa. Oh. Tawagan nyo nga itong mga tugso ko malaman. O sige, bago natin pag-usapan yung topic na yon, kasi siguro interesting to know, umiyak na kayo sa girl? Oo naman. O kasi excited ang mga babae kapag ang kausap lalaki. Oo, so umiyak na kayo. Oh. When you cry, pinapaalam nyo sa girl? Hindi. Ako hindi. Hindi? Minsan kasi ako pag umiyak ako sa harapan niya. Ay, pag yung hindi ko na talaga kaya yung pain or ano. Paano mo sinasabi? Makikita niya na lang, lumuluha na lang ako. At umiiyak ka dahil may problema kayong dalawa? Not necessarily. I mean, minsan may mga times na ganun or pag may problema. Marami naman din kasing dahilan ko o yung panggagalingan luha eh. Oo. So paano pag di mo na kaya, itutulo? Yes. O ikaw, sabi mo hindi. Balikan kita ha. Kasi sige, gusto ko matapos muna itong report dahil merong proclamation ngayon sa Senado. Hello? Magandang hapon. At, hi, Felix. Magandang hapon. Handa-handa na nga dito sa Kamara de Representantes o sa Kongreso. At pagkat mga ilang minuto mula ngayon, formal na mubuksan ang joint session ng both house, ang Senate at ng Congress, para pagtibayin ang joint resolution ng both house, ang final na resulta ng canvassing sa katatapos na mainan electoral sa pagka-presidente at vice-presidente. Matapos na mapagtibay ang resolusyon, ay agad na ipoproklama naman ang mga nanalong kandidato. Nakatatapos na halalan, matapos nga yung bilangan, mayroong nakuha, 167 COCs nga yung binilang at si Duterte ay nakakuha ng botong 16,601,997 habang si Robredo nakakuha ng botong 14,418,817. Sa gagawing proklamasyon ngayong hapon, kumpirmado na darating si Lenny Robredo, habang si President-elect Duterte hindi inaasahan magpapakita sa Kamara ngayong araw na ito. Samantala, may kiparin ang pinatutupad ng seguridad dito sa Kamara. Limitado ang mga mamamahayag sa bahagi ng North Wing at Media Room. At sa First Gallery naman, ang Session Hall, ay limitado rin para sa mga malalapit ng kaibigan at kamag-anak ng mga magiging mga membro ng gabinete at media, habang ang ibang mga bisita ay papayagan lamang na makasaksi ng session at panunumpa sa bahagi ng Second Gallery ng Kamara de Representantes. Sa labas ng Kamara ay mayroon ding mga civil disturbance management, maging hanggang sa bahagi naman ng Sandigan Bayan, habang dito sa ibaba ay dadaan ka sa dalawang security check bago ka makapasok dito sa may bahagi ng Session Hall sa Kamara de Representantes. Ako naman si Felix Tambo, ko nag-uulat para sa DZRJ-1883 Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Felix. O sige, tuloy natin. Grabe na proclamation. Oh, nakailang election na ba kayo na sa buhay nyo? Ilang presidente na naabutan nyo? Ano?
Marcos na ba tayo lahat? Abutan niyo pa si Marcos. Yes. Pero hindi na ako naka, hindi pa kami bumoboto that time. Pero ibig sabihin na ang naabutan niyong presidente nung namulat tayo? Si Marcos. Ah, okay. So at least hindi ako ganun katanda. Sinabi niyong medyo Cory na, oh my gosh, I'm too old. Tutal, ano nang ano to eh, ponang po eh. Oh, anyway, sige tuloy natin. Sasabi ni Peewee, kasi I asked them po kanina, umiyak na ba din sila sa girl? Na, si Peewee said, harapan talaga. Umiiyak siya, ikaw. As much as possible kasi parang, yung minsan kasi parang medyo may parang konting pride na ayaw mo masyadong pakita. Na saan ang dating mo? Kunyari, yan na. Kunyari. Gusto mo na maiyak sa harap niya. Aalis ka, kunyari, galit. Oh, galit. Kaya talikod, gano'n. Pero pag ano, umiiyak din pala sa kwarto. Oo, iiyak ka na lang after. But you will not let the, parang you will not give the girl the, parang kaligayahan na makita umiyak ka, gano'n. Hindi naman sa, na pinagkakait mo yun sa kanya, kaya lang, minsan parang, nakakahiya. Nagiging ano, parang tingin sa'yo weak. Pero totoo, kasi most of my barkada boys, nag-away sila ng girlfriend nila. Pagdating sa barkada na magtatawag sila, doon sila ano talaga, doon sila gigive ng sakit ng kalooban, di ba? Sa mga ano, yung mga close mo talaga na, yung alam mo pag kahit umiyak ka sa harap nila, hindi ka pagtatawanan. Oo, true. Hindi ka alaskahin. Oo, di ba? After na lang. After na lang. After ka alaskahin, yung arte mo. Pag naka-move on na. Lalo na pag may kasama ka ng bagong girl. Doon nila bubuhusan. Dati, iyak-iyak ka dito sa harap namin, di ba? Oh, tapos sunod, i-ano natin. Alam mo, may mga nagsabi kasi na usually, ang lalaki daw, na, kasi may mga nag-PM na sa akin ng mga questions na gustong tanong sa inyo. So, ang tinatanong nila, totoo ba daw na pag ang lalaki nasaktan ng yung first love nila? Mm-hmm. Di ba dyan, kayo daw pag first love, give na give eh. Totoo. Tama? Yes, yes. The boys are usually the one give na give. Mm-hmm. Tapos pag nasaktan at na-trauma kayo doon, kaya daw yung mga ibang lalaki ay medyo palikero nung later part because of that trauma. Sabi sa psychology, di ba, it's always because of the childhood. Uh-oh. So siguro kasi di ba tayo may mga puppy love noon. Eh, ang lalaki kasi parang mas maagang ano eh. Parang mas maagang ina-entertain yung thought nung love. Oo. Unlike yung babae, parang more on mas naglalaro muna sila. Yes, nag-enjoy yes. Kasi parang baliktad. Sa age namin, no, kunyari, we're talking about 13, 14. Mm-hmm. Sa amin, parang hindi pa namin ma-handle yung emotions. Yes, yes. Kasi mas mabilis kaming mag-grow, height, di ba? Mm-hmm. The looks, ganyan. Mm-hmm. Pero mentally yata, tsaka emotionally, mas bata kami. Pero ang lalaki daw, pag na-in love ng ganun time, yung mga 14, 15, tsaka usually, kasi that's mga the ganun, trauma. Mga ganong edad, parang ang una mong nagugustuhan talaga yung mga older. Ah, yes. Older? Older talaga? Pareho girls. Kayo? Oo. Ganon? Maraming mga... Bawa, elementary ka, class mo na, high school, sabi. Ganyan. Or kita mo, may mga text na tayo, aga. Oh, anyway, sige tuloy natin. Or high school, ang crush mo na yung college. Ang crush mo na college? Oo, so, ikaw din, Peewee? Yes, yes. So, ang mangyayari niyan, talagang most likely, you'll be broken-hearted. Madalas talaga. Kasi lalo pa nga, totoo yung sinasabi ni Froy, I agree to that, na yung mga boys kasi mas maaga talaga silang yung emotion. Yung emotional. Saka siguro dahil parang gusto niyong ano, no, yung maging parang mga Superman ang dating. Sa isang siguro babae. Siguro dahil din sa mga superhero. Yung ano mga rin. Prince kayo. So, parang you want to be the perfect guy. Tapos pag nasaktan, medyo may trauma. Oo. After nun, okay. Interesante ayun, yan. Ayun talaga, umiyak talaga ako yung oo, una. Oo. Pwede ka magwala, ano? Oo. Tapos after nun, magre-rebound, papakita nyo na sa lahat ngayon, hindi na ako iibig, ganyan. For a while. For a while. Pero kasi may iba naman na parang ang hindi naman, bagay matatawag na rin nating rebound yun. Kasi parang ang, ano, para ma-ease yung pain nila, gusto nilang magmahal ulit. Ganun naman yung iba. So parang magmamahal ulit. Ikaw naranasan mo yung parang, ay nako, from now on, hindi nyo na ako mapapaiyak. May ganyan. Sa una, ganun eh. Yung may wall ka oo, na. Oo, pero pag eto na naman, in love ka na naman, parang lagi naman back to zero yan. lahat nung sinasabi mo na hindi na ganito, ayoko na nung ganun. Uh-oh. Pag eto na naman na in love ka na naman ulit, parang tanga ka na naman ulit eh.
dati. Yes. Ganon. Oh. Ang totoo ba yan? Paano magpaniwala sa inyo, ha? Paano kayo seryoso sa pag-ibig? Oo, seryoso. Wala kayong time na nag-play lang? Meron din. Sa meron. Age yung yan? Siyempre nung lalo meron. Pa nung kabataan. Ano, kumbaga, parang, yun yung mga regrets mo rin naman sa buhay, di ba? Pero, oo, ako, kasi kami naman, hindi naman kami, kumbaga, hindi naman, honest naman kami sa ganyan. Dumating yung point, and, kumbaga, maraming ganun. Oo. Marami naman. So, ladies, huwag kayong manakit ng boys, no? Kasi o, lalo parang, yung unang umiibig. Yung unang umiibig. Kasi pwedeng that will be the make or break of how they will ano be a man later sa relationship. Yes, yes. Oh, kasi may mga kilala ko, sabi nila parang after that daw, it took a while bago sila nagseryoso. Actually, ulit. Sa akin may nangyari na ano na yung naagaw sa akin kasi yung lungkot. Ito na. Naagaw. Kasi oh, naagaw. Then naagaw. Mm. Para bang nung nalaman ko kasi yung kung ano yung mga mali ko, bakit hindi nag-work yung relationship namin at siguro usually yung kasi yung mga pagkakataong ano eh sinasamantala nung iba na syempre may problema kayo doon naman sisingit yung iba opportunity na parang I presume kilala mo tong guy. Dahil alam niya na medyo nakaka-problema kayo eh. Kaibigan siya nung girlfriend. Oh my gosh! Oo. Talaga? Tapos pumasok? Oo, ganyan. Wow. Eh pero alam ko naman, medyo, hindi naman sa ano mayabang, no? Pero alam ko mas mahal ako noon eh. Mas mahal ka. Oo. Kaya lang ko, siguro dahil meron ako mga pagkukulang na doon. Kaya doon siya napunta. So ginawa ko, niligawan ko ulit. Nawin mo? Nawin ko ulit. Ay, hagawan ang cute naman ng girl. Feeling girl talaga siya. Ganda nawin niya. Nawin ko ulit. Talaga. Kaya lang, yun nga, siguro part nung kabataan noon, teenager, parang nung nawin mo ulit, parang merong may konting ano, pag-iligante. Wala na trust. Parang may gusto ka lang patunayan. May gusto ka lang patunayan. Oh yeah, that's right. Mm. Parang gusto mong masabi sa kanyang ako pa rin. Oh. Pride nga, no? Yes, ay, ikaw, ano naman kwento mong ganyang kalungkot-lungkot? Galungkot-lungkot. Oh, hindi, sabi mo, biiyak ka sa girl, di meron. Hindi, sa akin kasi maraming mabagay na ano na nangyari talaga. Mm. Nung unang-una, nung naging father ako, napakabata ako talaga. Yes, oo. So, mahirap yun, ha? Oo, yung mga experiences na ganun. Maraming mga bagay talaga. Yeah, you have to consider, no? Yes. Kapag bigla mang nalaman magiging tatay ka na, parang yung buong buhay mo na past, future, present ka, no? Kasi biglaan. Biglaan ba? Nabigla ka rin? Yes, yes. Mahirap, ano? Kaya mamaya sabihan mo mga kabataan, di ba? Kasi yes. Mahirap. Napakahirap. hindi siya, ibang responsibilidad yan. Eh. Iba yun, hindi na sarili mo. Ibang responsibilidad sa parents, di ba? Ang anak talaga, iba. Pag ang ano kasi ang love kasi ano eh para siyang continuous yung learning mo eh. Mm-hmm. So hindi ibig sabihin na nagkaroon ka na ng previous relationship, expert ka na sa susunod na relationship. Kaya nga sabi ko para kang nagbabalik sa zero eh. Mm-hmm. Parang ano ka ulit, zero knowledge, parang tanga-tanga ka na naman ng konti pag in love. No? Pero kasi alam mo, ang it's so hard talaga to read men. Sa totoo lang, parang kahit na mga girls pa nag-usap-usap, yes. Hindi mo makuha eh. Actually, ano yan eh, parang meron kayong sinasayko nyo yung isa't isa din at the same time eh. Mm-hmm. Minsan yung nagagalit-galitan, yun pala siya yung may ginagawang ano, selos-selos. Oo, siya pala yung sa pala, para mapagtakpan lang yung ano niya, di ba? Yes. Pero kayo ba nakaranas na rin na kayong naloko? Yes. Makaranas ka, Peewee? Of course. Naku, teka lang ba? Ibanggitin ko yung text natin para makareact kayo sa mga kwento nito. Again, ang text line natin, 0917-798-8910. 0917-798-8910. Oh, naloko ka na. Paano pagluloko? Eh, mahirap pag-usapan. Tinu-time? Two-time? Oh. Oh my gosh! Nahuli mo? Yeah. As in confirmed? Yes. Oh my gosh, nahuli mo sa
May kwento lang, nakwento sa'yo, or nahuli mo? May mga bagay akong, kumbaga, naging patunay para doon. Ang mga love letters. Ah, okay. Baga sa panahon ngayon, text. Mm-hmm. Oh my gosh! Iyak ka? Yung totoo? Iyak ka? Kaya anong dapat huwag na kayong check ng mga text eh. Oh, anong acting? Oo nga. Anong acting mo nung na, yung immediate ha, immediate reaction? Ay, unang-una, para akong binuhusan ng malamig na tubig eh. Talagang iba-iba yung andun yung parang sakit. Masakit. Tapos yung ako kasi pag nasasaktan ako o parang may nalalaman ako mga ganun. Para akong laging ano, yung nagpapalpitate ako eh. Oh, yeah. Ganun. So, eh kasi syempre yung heart ang nasaktan. Oo. Diba? Tapos para kang nanginginig sa galit na sa gusto mong magalit pero hindi mo rin naman magawa yun dahil syempre minahal mo rin naman. Pero mas minsan kasi dumarating yung time na pag excuse me. Habang magrelasyon kayo, andiyan yung pag-aaway, pagtatalo, 'di ba? Pero Oo. Pag dumating yung ganong punto, mas tahimik ako. Oo. Pero yun kasi pag tumahimik na ako at pag sinabi ko na ayoko na. Ayaw mo na. Ayaw na. Kasi masakit na. Yes. Oy. Kaluha. Oh, ikaw, naloko ka na ba, darling? Dadaan natin may kwento kanina naman kasi is medyo nasulot. Mm-hmm. Did you consider that panloloko already or no? Kasi nung nasulot sa kayo pa, tama? In a parang way, overlapping? Ano? Oh, parang overlapping. So, nung binalikan mo siya, as you said nga, parang part of it is gusto mo, may pinatutunayan ka. Is it naisip mo na parang in a way, naloko ka na nung girl? Oo. Kaya nga nung time na yon, nagkaroon din ako ng mga kasabay sa kanya. Ibig sabihin, kaya sumabay ka para just in case. Nagkaroon meron din ako. Pa ako ng ano pa, nang naging multi-timer ako. Hindi lang two-timer. Na talaga? Multi-timer. Ilan? Bali, ano, apat sila nun. Wala akong masabi, palakpakan ko dito. Not two, not three, but four. Paano mo, lahat mo girlfriend and they don't know na laro? Hindi nila alam. Kasi iba, di ba, parang na meron silang part-time. Parang sila sabi na, oh, may girlfriend ako, alam nung girl na to. Parang, pagka-open. In your case, lahat sila, akala sila ang original. Oo. Pitong araw lang tayo sa isang week. Paano mo ginagawa? Magaling ako mag-schedule eh. Partida po yan, wala pang text nung araw. Wala pang text yun. Oh my gosh. Pager. Alam mo kasi relate. Pero mas maganda yung pager noon kasi pwede kang hindi sumagot. Di ba? Sabi mo, walang telepono'ng malapit o ganyan, di ba? No. Hindi katulad ngayon, madali ka nang hulihin eh kasi i-Skype ka. Ayun, ang dali. Patingin nga, nasan ka? Eh ngayon, diba? wala naman dapat nahuli. May makita lang kasama, laki issue. Pero ang... Do you think that, ano, that the social media now, sa sobrang dali, mas magulo sa relasyon ngayon? Actually, mas parang mas maganda yung dati. Yes. Oh, mas magulo ngayon. Mas magulo ngayon eh. Kasi kunyari, like kayo, very popular. So, may mga babae magpapapicture sa inyo. Siyempre, minsan, sweet. Yes. Na, ano lang naman yun, friendly ka. Yeah, okay. Pero pag nakita ng girlfriend, away. Hindi naman. Kasi, ano eh, pero nandun yung pagtatanong. Halimbawa, kahit na yung picture ng noon pa. Kagaya ako, particularly meron, nung nagpunta kami sa Amerika noon. Eh, alam naman yung mga Filipino sa US. Oo. Parang, syempre, parang sabik sila sa mga Filipino artists. So, yung iba talagang, pagka nagpa-picture sa'yo, talagang nakayakap. Sigurado ko ba lang pare? Basta lang ako sasabihin, kaibigan mo. Hindi, minsan, di ba yung sobrang makayakap. Tapos ngayon itong mga previous relationship, pag nakita yung picture nila, matagal naman nangyari na ano. At tayo pantano, sabi, sino tong girl? Sino to? Bakit ganito makayakap? Oo. Eh? Kung hindi, ano yan eh, talagang, unang-una yung girl is napakabata. Ayun yun, kaya sa ano. Sabi niya, kung 5 years ago to, so ngayon ang age niya, ganito na. Pwedeng ganun inipin. Pero minsan kasi yung ganung selos, pag yung alam mong, alam ba, okay, nakita mo sa Facebook, pero alam mong, teka, lamang ako dyan. Minsan, may ganun yung babae din eh. Na ako, pero... Hindi siya na-insecure. Pero pag nakita niyang maganda or sexy na parang, oop, threat ito ah. Oo. Minsan, dun may reaction na selos. Kasi ang mga babae, ha, you have to believe it. Meron silang inkling eh, yung gut. Yeah. Yung gut feel. Kunyari, kahit kayo pwedeng wala.
kunyari sa daming nakita nun, meron isa siyang titigil. Correct. Itong girl na to, iba to. Doon biglang namumutla ang mga lalaki. Di ba magtataka, parang yung iba mas sweet yung dating. Mas nakaakbay, pero hindi pagseselosan yun. Pero merong isa na parang nung nakita, gigil. Dito, may, kasi may pwede may gut feel sila na there's something. Either the, na feel niya yung girl type kayo, or alam din niya may attraction kayo sa girl. Yeah. Or siguro may dahil ganun, alam niya kung... Siguro dahil magka-relasyon nga kayo, alam niya kung ano yung magugustuhan mo. Exactly. Yes. Tsaka siguro alam niya yung ngiti mo. Tsaka yung eyes mo, di ba? Kasi pa tayo, pag in love tayo, parang every detail dun sa partner mo, na ano mo eh, na-analyze mo, di ba pag meron kang karelasyon, parang... Alam mo, lalim yun nga. Oh, na, not ano all mo, men are like that. Meron kasi pag yung hindi ka naman kasi in love, parang... Well, marami kang hindi napapansin sa kanya eh. Oo. Kasi parang wala, kasama mo lang, nag-e-enjoy lang, clubbing kayo, or gimmick, gano'n. Bagay kasi kung mahal mo, parang you want to know everything. Ano. Everything. Ayan, ladies, ha? Kapag yung isang lalaki, parang walang kaalam-alam kung anong hilig mo, anong gusto mo. Hmm. Yung hindi ka mabasa, may mali eh, ha? Yes. Alam mo yung mga lalaki talagang pero ano pero meron eh, din gano'n talaga. Na hindi sila mabusisi. Yes, oh, meron mga gano'n. I think the reason why both of you are like that, passionate kayo. Siguro din no? Bilang kasi musikero. Kasi usually ang musikero, passionate kayo talaga. So everything that you feel, tinutodo. Yes, tsaka ano, expressive at the same time is ano. Malalim. Malalim and yung, anong tawag dito? Mamaya pag naalala ko. Masahin na natin. Sensitive. Sensitive. Kasi nga siguro like when you sing a song, yes. Ian, Bruno, mm-hmm. Di ba, you have to feel it eh. Yes. So, kailangan sa nyo, ang feelings nyo ay, ano talaga, totoo. Yung todo. So, isipin mo na lang kung sa isang song, pwede hindi mo naman, hindi mo naman naranasan yun, but you have to feel the song. Yes. Lalo na siguro yung na-feel nyo. Kaya siguro ganyan kayo, sabi mo nga, kasi nagulat ako doon, because usually men would say, hindi nga kami detalyado. Even in books, nakalagay general sila mag-accept. Ang babae ang detailed. Mm. Pero nung sinabi nyo, parang detalyado kayo, alam nyo yung kanto, parang iba. Yes. So maybe because of the line of... Misa kasi hindi ka lang kumikibo, pero nag-o-observe ka. Sa bagay, bakit ang ibang lalaki, alam din nila kung type ng girl yung guy. Yes. Kasi ano, nag-o-observe kayo, nararamdaman mo kung parang medyo kinilig siya. Yun. Ganyan. Parang tsaka yung, minsan yung pakikisama, pakikitungo niya dito, hindi kagaya sa iba. Parang, eto ba't parang medyo special yung ang treatment niya dito? Ah, okay. So, doon yun napupuna pag yung girl, kunyari karelasyon nyo, ay, may gusto. Kasi kaya minsan kaming mga lalaki nagtatanong din, bakit dito ganito ka? Bakit dito hindi? Oh my gosh, ladies, let's be careful. Yan, alam pala nila. Ang galing ha. Halimbawa yung ano. Kasi akala namin parang di naman walang basis. Ano lang. Yung parang, naku, nanguhuli lang yun. Yung pala may basis kung bakit nyo na-feel na type mo yung guy na yun. Ano, Hindi lang kami kumikibo. Naku, nakakatakot pala kayo. Diyos ko. O teka muna, magko-commercial break tayo. Babalik po ang usapang babae at magbabasa na tayo ng mga gusto nyo, mga text nyo na meron puro. Naku, ito na, meron silang mga pang-advice. Sa Jeremiah Bad na si Froy at si Peewee. Babalik po ang usapang babae. Mga usapin, opinion at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, usapang babae. Samahan si Napelida Berata Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri-TV. Nag-umulan ng grasya at nagpasabog ng tangkad. Tulog ka. Okay lang. You can still reach for the stars. Star Cheese Dog at new Star Chunky Cheese Corned Beef. Cheesy, masarap, at with hype-building nutrients. Kaya ikaw, staray! Star Nutrimeats, angat ka!
change is coming. Miss Philippines Earth 2016 addresses climate change on Independence Day. 48 beautiful eco-ambassadors from all over the country shall come together to combat climate change through the 5 R's. Rethink, reduce, reuse, recycle, and respect. Catch the coronation night of the much-awaited environmental event at the historical Aguinaldo Shrine, Cavite, Cavite on June 11, 6 p.m. in celebration of our Independence Day. Telecast on ABS-CBN on June 12, 10:30 a.m. before ASAP and on the Filipino channel. Miss Philippines Earth 2016 is presented by Hana Shampoo with partners SM Markets, Diamond Hotel, The Official Residence, Liquid Gold, and DZRJ 810 AM, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. And we're back. Ito po si Pelita Peralta. Uy, para sa usapang babae. At syempre kasama ko pa rin ang mga kapitapitagan sa pag-ibig. Parang after ng interview na to, kapitapitagan pa ba? Kapitapitagan sa pag-ibig. Si Phoebe Polintan at si Pry Calixto ng Jeremiah Band. Ang nakakatawa sa inyo, aga-aga, mga tanong nyo, puro pang-advice na. Kasi di ba yung mga tinanong ko sa inyo, natanong na kanina. So, inipon ko na dito. O ngayon, magbabasa tayo. Ito kasi from Jerry Miranda. O, lalaki to. Usapang babae, ano ang gagawin nyo kung ang babaeng mahal mo ay minamaltrato ng karelasyon niya? Given na magkaibigan kayo ng girl, pero mahal mo nang hindi niya alam. Ako, ang sitwasyon niyan, alam mo, parang sa'yo. Kaibigan niya yung girl, di ba? Kaya niya tinext, parang kaibigan niya yung girl, tapos nakikita siguro, nag-aaway kayo, eh mahal niya, pinasukan niya. Bigyan niyo ng advice ayun, si Jerry. Ayun, agawin mo na. Agawin! Pero paano nga yun? Kasi di ba yung topic din natin is like, na may mahal talaga kayong isa, na yun ang hindi mo makuha. Paano kung ito kasi scenario niya magkaibigan eh. Magkaibigan na sila. Na hindi alam ng girl. Hindi alam ng girl. Pero tapos nakikita niya na minamaltrato nung karelasyon. Boyfriend. Magkaibigan so, sila ng girl pero hindi alam ng girl na mahal niya. Oo. Girl na yun. Tapos minamaltrato siya. Minamaltrato naman yung girl nung karelasyon. Oh, what will you do, Pee-wee? Kanina nung habang nang nasa commercial break, sabi nga ni Froy, violence against women 'yan. Sa pagkakataon na 'yan, pwede mo nang i-report or kasi bilang kaibigan mo 'yung babae, dapat kausapin mo 'yung babae na kung tama pa ba 'yung tama pa ba 'yung pagmamahal na inuukol niya doon sa karelasyon niya. Kahit na ganito na yung nangyayari. Paano kung balunga sa pag-ibig? Ayun nga, minsan bulag eh. So, minsan bulag kasi talaga. Kasi siyempre, akala niya kaibigan ka lang niya. Hindi mo kasi sinasabing mahal mo siya. Ang mahirap dyan kasi, pag mag-a-advise ka niyan, tapos hindi naman nihingi yung advice mo, tapos bulag sa pag-ibig yung kaibigan mong babaeng yun. Parang minsan ikaw palalabas na masama. Kaya yun nga yung sinabi ko kanina, hindi ko siya bibigyan ng advice. Tatanungin ko siya kung tama pa ba yung ginagawa niya. Pero kasi, syempre, magbibigay lang ako ng concern. Pero, papakita ko yung concern ko, pero hindi ko, mahirap kasing saklawan yung pag-iisip niya or yung damdamin niya. Kasi baka mamaya sabihin mo na minamaltrato ko na, ay hindi, naglalambingan lang kami. Baka sumagot. Lambing niya lang. Hindi, pero kung... Lambingan pero ka kung, pala yun. Pero kung yung babae nagsusumbong sa kanya, tipong nagko-confide sa kanya nung pagmamaltrato, tapos mahal niya, di ba?
ito na yung opportunity. Oo, bakit hindi na lang sa hindi, kasi diba, ikaw yung maging shoulder to cry on. Correct. Yan. And then, siguro, hindi naman sa aanuhin mo na masira yung relationship nila, pero sa pag-uusap ninyo, tapos syempre, kung nagko-confide siya sa'yo na ganito ginagawa sa'yo, siguro, bigyan mo siya ng mga input na siya mismo ang mag-isip kung dapat pa ba niyang ituloy yung relationship niyang yes. yun. Kasi dahil siguro, marami pa namang iba. Kumbaga, para mong nanas sa kanya. Meron dito sa harap mo. Meron iba dyan na kaya kang mahalin nang hindi ganun ang gagawin sa'yo. Kaya ganito, malay mo, may nagmamahal sa'yo, nasa harap mo lang pala. Ang ganyan din niya, diba? Ganun-ganun po kasi si Freud. Wala, pag nag-advise siya, maraming nagmamahal sa'yo dyan, itago na lang natin sa pangalang Freud. Parang naalala ko sa song yung yan, yung sa story, yung ten. Hindi ako katulad niya. Tsaka yung bakit ka iiyak. Mm-mm. Tama? Yes, yes. Parang yes. ano, nandun siya, tapos may karelasyon yung girl. Pero it will be very hard for a friend na, alam mo yung iba nga na walang malis ha, na kaibigan mo lang yung girl. Siyempre, you're treating this person well. Tapos, may makita ang lalaking sumulpot sa buhay, pinaiiyak. Mm-hmm. Di ba nakakabuisit yun? Yes, kabuisit yun. Lalo na siguro kung ito yung gusto mong mahal mo, naaalagaan mo, tapos ginaganon ka. Kaya nga yung binanggit ni Freud na song namin na hindi ako katulad niya, yun yung bagay na bagay sa ganito. Yun talaga, pakinggan niya. Mo yung ano, Jerry. Sige, sige. Yung Jerry hindi Miranda. Ako katulad niya. Yung kasing... Ay, patugtog natin mamaya. Para may advice na rin dun sa kanta na yun. Yung hindi ako katulad niya is the other guy doon sa nanghihinayang. Okay. Di ba yung nanghihinayang, yung guy nanghihinayang siya dun sa girl? Hindi ako katulad niya. Ito naman yung isang guy na sinasabi na hindi ako katulad niyang lalaking yan na nanghihinayang sa'yo ngayon. Oo, ako, ito, mamahalin kita. Yes. Diba? Yun ang actually pinaka-favorite naming song sa lahat ng hindi isa sa katulad hindi niya. Ako katulad niya. Ay, at sa text, paki-prepare nga yung song kasi yung mga textures natin parang yung kasi yung topic. Na parang mahal, di ba yun nga sinasabi na maraming babae dyan sa paligid mo pero yung mahal mo yung hindi sa'yo. So ganun yun yung hindi ka, oh my gosh, kailangan mapakinggan agad. Ano pangalan mo kanina? Jerry. Hey Jerry, pakinggan mo. Alam mo kung ako sa'yo, Jerry, ako babae, advice ko. Alam mo, paalam mo. Paalam mo na mahal mo siya to be a girlfriend, karelasyon talaga. Yes, kasi baka pwede. Kaya hindi ka rin niya pinupon ha. Because friends ang ine-emote mo eh. Yes, yes. Diba? Paalam mo na, sayang. Tapos kinamaltrato siya, so, rescue. Ito na yung time eh. Ito na yung opportunity para maipakita mo kung mahal mo talaga siya. Saka remember ang term na ginamit niya? Minamaltrato. That baka is, physical ano, yan. Oo. Tapos kanina may text tayo na sinabi ang gagwapo daw ng boses ninyo from Rina. Nabasa niya yan. Ay, sana mag-live streaming sila para makita din nila. Ay, ay, you know, I have to tell you, yung sa mga nakikinig, Rina yung name, no? Rina. Gwapo sila, may appeal sila talaga. Thank you, Rina. Pag nag-stream yun, sabihin nun, sana naging boses na lang. I'm telling you, girls, no, when you see them in person, hindi na kayo magtataka ba't may mga alam sila tungkol sa relasyon, di ba? Hindi yung mga parang as if yung ganon, di ba? O, eto, basahin din natin. Hello, amigas, very beautiful mom, Pelita. Uy, hindi masyado. And sa mga idols kong Jeremiah, say hi to me. Hello, aya, kumusta? Na mga gwapong Sir Roy and Sir Peewee, naalala ko po dati, kasabayan niyo po ang grupong Wise Guys. Tama? Yes. 4x4. Yes. At Tangerine. Tangerine. Ang daming mong alam, ha? Sister band namin. Hopefully, sister band namin yung Tangerine. Okay. Hopefully, mag-reunite ulit kayo with Simon ba? Soler, yes. Soler. At makagawa kayo ulit ng album, Good Luck, and more shows. Pakibati po, Miss Myra. Uy, patiin nyo, si Miss Myra and Ma'am Roxanne. And Ma'am Roxanne. Salamat po, solid Marvin Kapili Manigit Tondo, Manila. At Tagamanugit. Oo, si Marvin ay lagi talagang nakikinig. Ay, talaga. At ang nakakagulat, ang dami niyang alam. Oo. Talaga, pati tinamo, pati kayo, alam niya. Fan niyo siya talaga. Ano eh, kapitbahay namin siya. Uy, Marvin, kung manugit ka daw, si Peewee ay taga doon. Oo, nandiyan ako kagabi. Oo, nakipaglamay kasi ako dyan. Oo, Marvin, nakapitbahay mo sila. Alam mo, i-follow mo sila sa Facebook. Oo, sa Facebook. Oo, kasi fan daw niya kayo. Marvin, ano favorite song mo nila? Bakit text mo? Ha? Para alam ko kung ano. Ako para na makakantayin ko, di ba? Ako makahingi. Ayun, nakakatawa yung sinabi niya na ano, pati yung mga
kasabayan niyo, alam niya. Oo. Yes. Nanonood talaga siya. Or siguro gumigimik siya ng mga panahon na yan. Tumutugtog kami sa mga bar. Kasi yung wise guys naman is kabak-to-back namin lagi sa gig. Oh, kasi parang alam niya lahat. Nakakagulat siya. Marvin, ang cute-cute mo talaga. Pumunta na nga siya dito sa studio eh. Oo. Oo, bumisita na siya dito. Tapos lagi nanonood. Yung mga malakas tayo sa ano. Tondo. Wow. Talaga. Uh-uh. Lagi silang nakikinig. Tsaka nga pala, nakubutan na alala ko, hello sa mga nakikinig sa cafeteria ng Las Piñas kasi they always listen. Ay, may radio sila doon. Lahat, pag nakakalimutan ko, nagtatapos sila. Ay, happy saka listening sa kooperatiba sa Bulacan, hello sa niyo. I promise them, I'll greet them palagi. Ay, batiin ko na rin yun sa amin. Total, Tondo yung pinag-uusapan. Uh-oh. Ayan yung mga tao sa amin dyan sa Funeraria Lorenzo. Hi po. Ayan, tsaka sa Lorenzo Shell. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. Tapos okay, at least na-relate natin sa song kasi siguro yung unang topic nga natin that can be nanghihinayang eh. Yes. Yung nag-break-break. Tapos eto na yung, yun yung kaninang nalungkot ako sa kanya kasi parang hirap makitang mahal mo. Pero maganda rin yung tama yung sinabi mo, ma'am. Kasi yung siguro parang kailangan din ng girl nung reassurance na kasi yung iba kasi pag nagmahal parang feeling niya pag nawala yung partner niya. O, paano na ako? Paano na ako? 'Di ba? Mag-isa na lang ako. Pero pero siguro pag alam niya na andyan ka, na hindi siya mag-iisa, meron siyang makakasamang isang katulad mo na magmamahal, magmamahal sa kanya. Lalakas. Baka mas lalakas ang loob niya na i-resist niya yung ganung pagmamaltrato sa kanya. Kasi especially, di ba, boys? Let's say, mahal mo tong girl at may boyfriend. At syempre, ang emote mo, pinapakita mo, friend ka lang. Mm-hmm. So most likely, parang part of your ego, magdadala ka kunyari ng girlfriend mo sa harap niya. Uh-huh. Para kunyari, friend-friend lang. So itong girl na to, how will she even think na type posible, mo siya? Kahit gusto ka niya, hindi niya i-consider, kaya nakadikit siya dito. Maaaring ganun. O, kaya kayong mga boys, paalam nyo na. Yes, dapat talaga. Kasi dapat lamang, alam mo, actually, lamang na yun eh. Kung kaibigan kayo na close, yung talagang pinagkakatiwala, lamang na yun. Pero minsan meron namang, kasi pag na friend zone ka talaga, parang, minsan mahirap din. Kasi minsan para bang, siguro, naging brother. Oo, parang may nangyari sa akin ganyan na parang ang tingin talaga sa niya sa akin, parang kapatid. Na parang siguro hindi niya ma-imagine na... Kayo. Oo, yung... Kasi may nangyari sa akin noon na ano eh, nag-start kami magkaibigan. Oo. Tapos nung naging kami na, para kami nagkailangan na parang ano na, ikikilos natin, ano na. Kasi parang iba awkward. Na. Oo, parang medyo awkward. Na awkward. Oo. Paano ba tatanong ako sa inyo? Paano kung ma-confront kayo ng girlfriend ninyo na bakit may close friend pa kayo na girl? Mm. Anong kasi sinasabi ng mga girls dyan, para maging close siya ng ganon, yung parang, kunyari, pagkailangan siya, pupunta siya. Mm. Di ba? Parang hindi niya girlfriend, pero parang girlfriend. Mm. Kaya nag-aaway, di ba? Na parang, yes. Baby, Fry, ano ba naman kayo? Parang bakit ganyan kayo sa babaeng yan? Eh, pwede namang, di ba? Anong totoo nun, Neron? Special something. No, not necessarily. Kasi minsan talaga meron kang mga kaibigan na mapalalaki man o mapababae yan, talagang yun napapagkatiwalaan mo or yung parang ang feeling mo makapagsabi ka talaga ng mga problems mo nang walang intention o walang romantic love, pero may love. In a way, di ba? Special siya. Oh. Ano kasi? Pwede, di ba? Pwede. Not necessarily rin special kasi meron mga bagay na pagdating sa problema, ito yung tinatakbuhan mo. Pagdating naman sa mga masasayang bagay, mga fun, iba naman din yung ano. Not necessarily na special siya pagdating doon. Kumbaga lang, parang ano lang eh, parang yun lang yung nafe-feel mo. Para sa akin, ha, yun yung opinion ko lang na hindi naman masabing special. Eh. Kasi minsan, pagka lalo pa ngayon, minsan kasi pag sinabing, pag may term ng special, eh iba na yung dating eh. Lalo kasi na ito yung text niya talaga from Linda. Ang sinabi niya dito, kaduda-duda kapag ang boyfriend mo at may tumawag na sinasabi niya close friend lang niya na girl, pag tumawag, biglang hindi na mapakali at kailangan niya puntahan. Pag may kailangan, dapat lagi siyang nandun. Anong ibig sabihin nun? Yun talaga yung text. Oh. Kilala ba niya? Kasi baka, ang sa akin kasi meron nangyayari na ano eh. Mas maganda kasi nakilala niya na kung sino yung mga kaibigan mo talaga. Oh. Ano ba pumasok kayo sa isang relationship?
Ngayon, pagkilala niya itong mga kaibigan na to, dapat hindi na niya pagselosan yan eh. Kasi naunang dumating sa buhay mo yan eh. Di ba? Nauna siya eh. Ano, at saka, kung yun ang gugustuhin mo, eh bakit ka pa na girlfriend at nanatili kayong kaibigan dun sa mga nauna mong pwede kaibigan? Pwede nga kasi hindi pwede. Eh yung iba, ang nangyayari, pinagseselosan pati yung kaibigan mo na nang matagal na. Yung nauna, di ba? Dapat yun, kung sino yung mahal mo bilang kaibigan at mga malalapit sa'yo, dapat yung girlfriend mo, mahalin din niya yung mga malalapit sa yung taong yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh paano nga kung parang di ba may gut feel ang babae? Paano feel siguro niya? Pag bagong dating yung ano na yan, parang bago lang naging kaibigan, medyo pwedeng... Pero you can really say na kung ganun yung sitwasyon siya sabi nung Linda, na parang bakit pag yung girl lang nag-text, nagpapunta, hindi na mapakali. Well, hindi mo rin talaga naman siyempre siya masisisi kasi siyempre ano yan, emosyon niya. Bakit parang anong-ano ka? Hindi ka na mapakali dahil nag-text lang yung girl. Samahan mo. Diba? Ang gawin niya, samahan niya. Para makita rin nung karelasyon mo na andun yung suporta mo support para sa kanilang sa mag-aibigan. Pero possible ba yun? Ito naman ang tanong ko, susundutan ko yun. Possible ba na mahal mo talaga yung girl? Let's say na lang, para mas klaro, may asawa kasi yung girl. Kunyari, dati pa kayo magkaibigan, type mo na siya, hindi na kayo nagkaroon ng chance na maging kayo, nag-asawa na yung girl, pero mahal mo pa rin. Kahit ikaw, girlfriend pa lang. Okay. So, pag tong girl na to ay tumawag, nandyan ka, dahil mahal mo talaga, potential yon. Yes, na you of will course. Stay. Oo, pwede rin naman. Kaya hindi mo sa maligawan or mapili, dahil may asawa na siya. Pero, just have the decency, no, na respeto mo yung mag-asawa na may ano na yan, may basbas yan na yung relasyon na yon, kaya dapat wag mong panghimasukan. Pero do yan. You think you can actually have a friend na you can treat a person like a friend na wala na talagang kahit mahal mo ay kaya nyo panindigan na friendship? Yes, kaya. Kaya mo rin? Kaya, na wala nang ano, mahal mo lang talaga. Huwag lang siguro siyang magpapakita ng ano. O na medyo naka-lingerie siya. Tabla-tabla na ito. O eto pa, pasahin natin bago matapos ang oras. Baka naman masyado mataas ang standard pero hindi naman kayang abutin. Kaya hindi sinasagot John Ocampo. Parang ito yata sinasabi niya, kaya na-friend zone. Masyadong mataas yung standard ng girl. Kaya pwede, hindi sinasagot pwede. Yung guy. Okay. Request mo kanta. Ay, ito, si Marvin nag-text siya ulit ng kanyang favorite song. Thank you, Marvin, for texting back. Request po kanta po nila ng Basta't Ikaw na kinakanta namin ng mga klasiko nung high school ng Jeremiah sa campus. Ginigitara pa namin. Salamat po. God bless solid Marvin Kapili. Salamat, Marvin. Sige nga ninyo, ano kantahin nyo ng konti yung line. Ang pag-ibig ko'y ikaw lamang, di magbabago kailan pa man. Di mo ba napapansin itong aking damdamin na ang nais ay ikaw? Ikaw ang makapilihin. Oh! Ayan, Marvin, nakinanta pang live sa'yo. Alam mo, ano kasi ako nasa 255 na tayo, so kailangan ko pag-usapan ngayon yung kanta nyo namang Sana, because you're coming up with a new single. Yes. May single na kayong bago, diba? Bago. Okay, ano naman tong Sana compared to your other songs? Is it nasa genre niya pa rin? Kasi pag Jeremiah, medyo may touch talaga. Andun pa rin, meron pa rin hugot. Na ang ano niya is what naman? Ito yung medyo sana, ano naman, medyo yung, medyo matapang na. Matapang na. Matapang na siya ngayon. Parang pinagsisisihan niya na talaga. Yung dati kasi iba yung nanghihinayang, ibang klaseng pagsisisi. Correct. Pero medyo may pagkamartir. Dito, parang, ang sinasabi niya is, sana hindi na lang kita nakilala. Parang yan, nag-umpisa sa, usually magkaibigan. Kasi nag-umpisa sa magkaibigan, ang magkaibigan kayo, maganda pa yung relasyon ninyo as friends. Mm-hmm. And then hanggang sa nagkaroon kayo ng relasyon na talaga, tapos na nagbago, tapos hanggang sa nawala rin, napunta rin sa wala. So parang sinasabi mo na, sana hindi na lang kita nakilala, sana hindi na lang ako umasa. Oo, tsaka sana kung nakilala na, kung hindi kita nakilala, wala na sana itong mga sanang ito. Wala nang sakit. Wala nang sakit, diba? So ikaw pag sinabing sana, anong pumapasok sa utak? Ayun nga, parang
ano kasi yan eh. Ay, sana. Sa akin kasi parang every time na nag-e-end yung relationship, ano eh, ang sa akin, kailangan kasi medyo may konti kang ano yung tapang, medyo may konti kang galit. Para ka makamove on. Kasi if you dwell on the good things na saya-saya namin noon, namamasyal pa kami, ganito-ganyan, mas lalo ka malulugmok noon eh pag broken-hearted ka. So parang it's more on dapat yung ang isipin mo yung ano yung ano ba yung mga hindi niya magandang ginawa sa akin. Yung para, negative na lang yung negative. Para and then ka. Siguro pag medyo nag-heal ka na, mm-hmm. that's the time na okay nang alalahanin mo yung mga maganda at tas tapon mo na yung negative. Uh-oh. Kasi naka-move on. Pero ka habang na, eh. Habang na nandoon makinig... ka sa process ng moving on, uh-oh. Dapat wag mo nang alalahanin lahat ng maganda muna. Kasi pinaparusahan mo lang yung sarili mo. Oo, parang oo. Yan, makinig kayo maigi, girls. I think kasi ang mga babae, learn it from men. Kaya siguro tayong mga babae, nag-iisa, ba't ang mga lalaki parang nakaka-recover agad? Mm. I think they just opened it up. Ang style nila is to remember the bad. First. Yes. Not para, necessarily para sisihin mo. Kumbaga parang isipin mo kung why do you have to leave? Okay. Yes, ganun. Kita mo, ang ganda, kasi talaga misa, di ba nakakagulat na sa swear ng mga babae? Bakit ako yak-yak dito? Ba't ang lalaking to? Kasi ang mostly, bides. Yung babae, ang iisip niya lahat. The happy moments! Maganda, happy moments. Eh, talagang abutin ka na ng dalawang taon. Wait, that's a very good, ano, na in-open up niyo. Yeah. Kasi, diyan nagkakaanuhan na tama kayo, ang babae, nasa window pane yan. Mm-hmm. Pinag-iisipan niya lahat ng magandang ginawa nung guy. Correct. Na yung ginawang mali, ayaw, hindi na naisip. Mm-hmm. Baliktad kayo. Yes. Gagawin nyo muna. Yung ano muna, isipin yung negative. Mga negative. Kung bakit ba nangyari yes. to, ganyan. Siguro talagang... Para ma-justify. Yes. Why do you have to go? Yes. Para pang na-justify mo yon diretso ka naka-move na. On ka na. Ang mga babaeng hilig mag-stay sa maganda. Ngayon, pag nag-move on ka naman, dapat, ano na yun? Unti-unti na. Oo. Forgiveness naman. Oo. Ang tatandaan mo na yung maganda. Tapo mo na yung negative. Ihabol ko lang itong question ni Roxanne kung maaari, ha? Kasi tatlong beses niya na tini-em sa akin. Hanggang kailan nyo ba pwede paglaban ang babaeng mahal nyo talaga? Kailan kayo maduduwag? Kailan kayo tatapang na hindi susuko? Nako? Hanggang kailan? Oh. Well, anong kaya mo? Personal yung tanong ha sa inyo. Di ako nga, di ba, dati, nung kung natatandaan ninyo, nung huling nag-guest kami dito, sabi ko nga, kaya ko sumalo ng bala sa babaeng mahal ko. Oo. Siyempre, depende naman yun doon sa... Sa bala. O gano'n ba kalaking bala? Plastic yun, kaya yan. Buhay ka ba pagkatapos? Depende sa sitwasyon kasi yun. Minsan kasi... Sitwasyon natin. Para mas, ang sure ako, babae nagtanong, ang gusto niyo talungin lang naman, simple. Parang ganito, kunyari ba, hindi kayo sinagot ng babae o nag-break kayo, hahabol ba kayo? I think that's the term na gusto niyo sabihin. Kayo ba ay tipong lalaking hahabol sa isang babae? Depende pa rin talaga eh. Talaga ma-pride, ayaw Depende. Ibig kong sabihin depende. Pupwedeng oo, pupwedeng hindi. Kasi depende dun sa sitwasyon. Kung kahabol-habol naman talaga at kailangan mo talaga ipaglaban, bakit hindi? Correct. Oo. Pero sa akin, nasagot ko dyan, ako, ang kaya kong ipaglaban hanggat ipinaglalaban din niya. Ano? Hindi, kaso nga, ano hindi eh. Hindi nga eh, parang nga break nga eh. Parang sasabi niya, hanggang kailan niyo ko kayang ipaglaban? Mm-hmm. Siguro hanggat meron ka nakikitang glimmer of hope. Wow, glimmer of hope. dapat may pag-asa. Meron. Kahit konti. Kahit konti. Pero pag yung so, talagang pag hindi, totally shinut down na yung ano, shinut off na yung... wala ka na talagang kapag-apag-asa, eh bakit ka pa, ano... Kasi di ba may mga babaeng gano'n, parang gusto nila, ipaglaban mo ko, di ba gano'n, yung parang... I-shutdown ka, pero ang gusto niya, ipaglaban siya. Hindi, meron gano'n, pero ramdam mo yun na meron siyang, ano eh, parang bang pakipot lang, gano'n. Oo, yun nga, yung pinag-usapan. Pero may tatali na parang... Kahit na date na siya, gusto niya paglalaban mo siya. At meron akong kilalang ganyan, itago na lang natin sa pangalang Froy. Kasi, hindi, minsan pagka yung, alam mo yun, di ba, pag minsan pare, nag-iwalay ganyan ganito eh, bahala nga siya, ayoko na rin. Uh-oh. Pero parang,
Siyempre, mararamdaman ko dahil ang tagal na namin magkaibigan ni Fred since 1990. Parang kailan lang yan, ha? Oo. Oh, kanina daw na sinabi mo title, yung hindi katulad hindi niya. Ako katulad hindi ako katulad niya. Nag-request sila patugtog mo daw kung ano yung may advice. Ayun. Hindi ako katulad niya, ha? Parede ko. So talagang kayo ay, alam, parang tingin ko sa inyo, kaya medyo ano kayo sasagot, hindi kayo naghahabol, ano? Tama? Hindi. Ako noon. Oo. Ngayon kasi medyo nag-iiba kasi yung ano mo yung pananaw mo sa buhay as you grow older. Mm-hmm. Ngayon para bang mas nandun ka na doon sa realidad. So in other words, hindi kayo typical na kunyari may date na yung girl. Yung pinapakita sa TV na parang halika nga dito usap tayo yung ano, hindi kayo ganyan. Hindi na. Yung mga nandun sa binabato yung gate, usap tayo, ganyan, hindi. Siguro yun, pang teenager yung gano'ng ano. So sa age natin ngayon, you're saying you should be open both ways. Yes, and kung wala na arte-arte. Yung ngayon kasi hindi nahabol yung tawag, eh, di ba? Parang ipinaglalaban namin. Text mo, pag-usapan natin to, di ba? I think the term nga, tama. Tama yung term mo. Yung, kasi sinabi niya, paglalaban, di pala habol. Tama. So ipaglalaban mo nga. Ayun nga eh, pwede kasing i-text mo, ayusin natin to, di ba? Or ano, meron pa bang way para pag-usapan natin ng maayos? Pero kung yun siya sa, yun parang hope yun. Pero kung wala nun, absent. Wala na talaga, tapos may makikita mo nga, kumbaga parang nag-move on na siya. Eh, that's the time for you to, ano na, to accept. Oh, mga girls, bakit narinig niyo yun, wag kayo mag-iinarte sa dalawang to. Hindi yung ganyan na tipong, Diyos ko, hindi niyo pinapansin, susundan kayo, no? And then, tapos meron nakikita mo nga na nakikipag-date na siya, ganito, ganyan. Oh. Eh, parang talagang wala ka na doon. Oo. Tsaka kasi ang relationship hindi lang kasi dapat love. Ang isang pinakamahalaga niyan is respect. Respect mo yung nararamdaman nung, o yung mararamdaman nung kapartner mo. Actually, pwede ka, kasi yung pag, yun nga, pag tumanda, minsan hindi na ganun ka-intense yung love, pero nandun yung respect. Yes. Yeah. So you stay, yung relationship nyo, it can stay longer. Uh-oh. Dahil yung respect, yun yung pinakamahalagang foundation. Oh, sige, dahil wala tayo, may last question ako na you have to wrap it up. Possible ba na kayo ay meron ng karelasyon ngayon, pero sa puso nyo ay may babae kayong mahal? Ako, I've learned na pag nagmahal ako, na ito ay kumbaga nung as I grow old na rin, na yung sa mga pinagdaanan, di ba? Natuto ako na pagka nagmahal talaga ako, hindi na ako nag-entertain ng kahit anong thoughts. Ah, okay. Talaga so, wala. So sa'yo, hindi potential yung topic kasing sinuggest nga na may mahal ka talagang isang tao inside. Hindi. So sa'yo, pag may relasyon ka, yun na yun. Yun yun. Oh. Yes. Siyempre, iba nung bata, iba nung kabataan. Pero ngayon, hindi na eh. And then, in fairness nga, pare. ikaw, iba naman. Naku po, daming. Ikaw, bro. Sa akin, posible yun. Posible. Yun possible. Na yung mahal mo talaga, nasa puso mo pa. Okay. Sa'yo, kasi kaya mo nang i-block yun. Yes, yes. Opposite kayo, no? Anyway, maraming salamat po. Okay, sige na. Kasi yung isang song na sinasuggest kanina, wala, hindi daw makita ngayon. Tapos mga lima na rin ng hihinayang song yun na wala kamatayang yan, ipi-play na po. Say goodbye and say hi. Maraming salamat po at sana po supportahan niyo po yung aming bagong single. Ang title po is Sana, produced by A-Tri Media Pro. Wag ko kayo mag-alala, malapit na po ilalabas natin sa YouTube yan, mag-MTV yan. Yes. And maraming salamat po ulit usapang babae ni sa Pelita Peralta Oy at Miss Chichi Espiritu sa nawala ngayon na opo na miss namin siya. And again, thank you very much kasi it's so nice to have people who can actually say the truth to women kasi lagi hindi nagsasalita. Ang dami ko natutunan sa inyo na I'm sure all our listeners now, marami silang na-reveal. Ay, hindi namin nakita before. Salamat sa lahat ng mga nag-text at ay, yes, sa mga nag-text, sa mga nasa PM ko, yes, they're saying hi to you, Dajer. Nagpapahay kasi sila lahat. Nag-hi sila sa inyo lahat. Maraming salamat po. At eto na po ang awiting ng hihinayan. Thank you.
alam, walang dahilan. Sumama sa iba, hindi walang ako nagpaalam. Di man lang nagpaalam.